Kakaigan, ngayong araw ng Pasko ay binabagyo po ang ilang bahagi ng bansa. Ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Bagyong Quinta ihahatid po ng ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, nasaan na po ang bagyo? Vicky Igan, batay sa huling impormasyong nakalap mula sa PAGASA, nag-landfall na ang Bagyong Quinta dyan sa isla ng Humonhon sa Eastern Samar sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi kanina. Inaasahang magkakaroon pa ng second landfall ang bagyo sa bahagi ng Leyte bago maghating gabi. At sa pagkilos nito sa direksyong west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour, inaasahang bukas ng umaga ay nasa may Iloilo na ito ang sentro ng bagyo, pero dadaanan yan ang iba pang bahagi ng Visayas katulad ng Northern Cebu, posibleng dito sa may Negros Island, at pagkatapos ay dito sa may Sulusi bago muling tumawid ng Northern Palawan. At sa Huwebes, ito ay nasa may West Philippine Sea na. Inaasahang malakas ang ibubuhos na ulan ng Bagyong Quinta dito sa maraming bahagi ng Visayas at Southern Luzon, lalong-lalo na dito sa bahaging ito ng Visayas, itong Samar Leyte area. Bahagyang pag-ulan naman ang aasahan sa ilang lugar dito sa Mindanao. Posibleng ulanin din bukas ang Southern Luzon dahil pa rin sa Bagyong Quinta, lalong-lalo na itong Bicol region kasama ang isla ng Mindoro. Sa bulletin ng PAGASA kanina alas 5 ng hapon, umaabot sa 75 kilometers per hour ang taglay na lakas ng hangin nitong si Quinta at bugsong aabot naman ng 90 kilometers per hour. Itinaas kaninang hapon ang storm warning signal number 2 sa Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, Camotes Island, Bohol at Biliran. Gayun din sa Dinagat Province, Siargao Island at Surigao del Norte. Signal number 1 naman sa Northern Samar, Masbate, Tikaw Island, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Provinces, Siquijor, at yung nalalabing bahagi ng Cebu. Signal number 1 din sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Camiguin, at Surigao del Sur. Posibleng magbago ang mga storm signal na yan sa bagong update na ilalabas ng PAGASA ngayong gabi. At paalala sa mga residente, maging alerto po sa posibleng landslide at flash flood. Hindi man sinlakas ng hanging dala ni Pablo ang taglay ng Bagyong Quinta, marami pa rin itong ulang ibubuhos. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Ginoong Nathaniel Cruz.